Ang gagawin lang natin guys, napakasimple. I-tap lang natin tong clean. Then automatic guys, hanapin niya yung mga application na nagko-consume ng memory natin. So once na mahanap niya yan, makikita nyo dito, lalabas yan lahat. Ngayon ang gagawin natin guys, piliin natin yung application na malakas mag-consume ng RAM. Then i-check natin dito. Then once na ma-check na natin, i-click lang natin yung boost. At automatic, pag binus mo yan, magiging mabilis na yung phone mo. Susubukan natin, click lang natin itong boost. At automatic guys, tatakbo yung parang jet dyan. So ibig sabihin guys, binuboost na niya yung phone natin at magiging mabilis na yan ng 50% sa dati. So yun guys, bago tayo magsimula sa mga bagong pasok sa aking channel. Ako nga po pala si MindTechPH, gumagawa ako ng content regarding sa APN, pampabilis at pampalakas ng internet connection at taga-update din ako tungkol sa mga tricks and tips. So kung gusto niyo yung content ko, don't forget to click subscribe button sa baba ng video na to at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong uploads. Magsimula na tayo. Ngayon guys, may tuturo ako sa inyong napakalupit na tricks at talagang makakatulong. Isa tong tricks guys para pabilisin yung phone natin at i-optimize, kaya niya pabilisin yung phone natin up to 50%, so madadagdagan siya ng 50% increase sa speed ng phone natin. Kahit mababa pa yung RAM niya, kahit 1GB RAM lang, 2GB RAM or 3GB RAM, ibuboost talaga niya at i-optimize yung performance ng phone. Once na gumamit tayo ng mga application, mararamdaman na natin na smooth na yung performance, hindi na siya naglalag, at sa games naman wala ng mga frame drops. Malaking tulong talaga to guys once na nagawa nyo yung tricks na to. Kaya make sure lang na panoorin niyo yung video hanggang matapos. Huwag kayong mag-skip para malaman nyo kung paano gawin pasunod-sunod. Ang una natin gagawin, pumunta tayo sa Play Store. Click lang natin tong Play Store. Then once na maklik na natin yung Play Store, pumunta tayo sa search engine ng Play Store. So click natin tong search engine. I-type natin guys yung powerful, cleaner, fast phone booster. Yan guys yung isa-search natin. Powerful Cleaner Fast Phone Booster. Search lang natin yan. Automatic guys, lalabas siya sa pangatlo. So sa pangatlong result, yan yung pipiliin nyo. Click lang natin. Ito guys yung hahanapin natin sa Google Play Store. Powerful Cleaner Fast Phone Booster and Junk Cake. Yung creator nito is App Center 2024. Kung makikita nyo guys, mayroon na siyang 10K plus downloads. Mayroon na rin siyang 4.8 stars, 380 reviews. Then kung makita nyo guys yung ratings niya, 4.8, so malapit na sa 5. Ibig sabihin lang talaga, legit na legit yung application kasi marami yung nagre-rate sa kanya. Then kung magbabasa naman kayo ng mga comments and reviews, halos puro positive comments yung mababasa nyo. Katibayan lamang yan guys na talagang satisfied yung mga nagda-download nitong application. Ang una natin gagawin, kailangan natin i-download at i-install yung application. Then once na ma-download na natin at ma-install, huwag muna kayo mag-skip sa video kasi ituturo ko sa inyo step by step kung paano gawin yung tricks na to. Ngayon guys, may ginawa akong actual video para mas madali nyong maunawaan at masundan yung mga gagawin para maging smooth, ma-optimize at talagang bibilis yung performance natin ng up to 50%. Panoorin nyo to. So yan guys, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin yung application para maging smooth yung performance ng phone natin. So halimbawa guys, na-download nyo na install yung application, i-click nyo lang. So click lang natin to. Then once na maklik na natin, antayin natin mag-open yung application. Makikita nyo guys, Smart Speed Booster, increase phone speed up to 50%. So ibig sabihin guys, 50% talaga na magiging mas mabilis yung phone mo kahit yung RAM mo is mababa lang. Makikita nyo dito guys yung start button, i-click lang natin yan. Then once na maklik na natin, automatic mapupunta kagad tayo sa dashboard ng application. So napakasimple ng application at napaka-forma niya. Kung makikita nyo guys, nakalagay dito, clean. Dito sa baba, makikita nyo yung battery, cooler, then booster. Ngayon guys, ang una natin gagawin, ipapakita ko muna sa inyo kung paano gamitin yung mga nasa baba. So unahin natin guys yung battery. Click natin itong battery. Then once na maklik mo, automatic guys, mag-a-analyze siya ng battery usage sa phone mo. Yung mga application or mga tumatakbo sa background na nagkukonsume ng battery sa phone mo is talagang i-hibernate niya at talagang makakatipid ka sa battery at magiging matagal din malubat yung cellphone mo. Kung makikita nyo guys, lumabas yung logo ng battery dyan. Nakalagay dito, remaining time, 8 hours, 50 minutes. So meron dyang power saver at maximum power saver. Ang gagawin mo lang guys, napakasimple. Pumili ka lang dyan kung power saver or maximum power saver. Then once na napili mo na, i-click mo tong boost. Click natin tong power saver. Then once na maklik mo yung power saver guys, ito yung lalabas. Mapupunta tayo sa modify system settings. Lalabas dyan yung allow modifying system settings. Ang gagawin natin guys, i-on natin yan. Then once na mauna natin, back lang natin siya.
Then once na napili na natin yung power saver, i-click natin tong boost. So click natin tong boost, ibu-boost niya yung battery ng phone mo. Ito yung makikita nyo guys, already battery boosted. Ibig sabihin guys, na-boost na yung battery ng phone natin at magagamit na natin ng mahabang oras. Sunod guys, dito naman tayo sa cooler. Click natin tong cooler. Then once na-click mo yung cooler, automatic i-scan niya yung phone mo at hahanapin niya yung mga nagpapainit sa cellphone natin. So antayin natin matapos. Then dito tayo guys mapupunta. So makikita natin yung mga application na nakasave sa phone natin. Ngayon kung gusto natin siya i-cool down, pipiliin lang natin at talagyan natin ng checkmark. Then once na malagyan na natin ng checkmark yung mga application na sa tingin natin is nagpapainit sa phone natin, i-click ko lang yung press to cool down para mag-cool down siya. Sunod guys, dito naman tayo sa booster. Click natin tong booster. Then lalabas tong ignore list. Long press on list item to add up in ignore list. Top right corner. So click lang natin guys yung done. Click natin yan. Ngayon, para ma-boost yung mga application na sa tingin natin is halimbawa mga games, mga online games na kailangan natin i-boost like Mobile Legend, PUBG Mobile, COD. So kahit anong games yan na sa tingin natin is naglalaglagi, may mga frame drops, piliin nyo lang dito yung application. Then once na mapili nyo at malagyan nyo ng checkmark, i-click nyo guys yung boost. So pag once na naklik nyo yung boost, magiging mabilis na yung performance ng application na yan. Bagay na bagay ito guys sa mga naglalaro ng games na mababa lang yung memory nila, mababa lang yung RAM. So napakasimple guys. Halimbawa, na-check mo na dito yung mga application na gusto mo i-boost, i-click mo lang yung boost dyan at automatic, hindi na kayo maglalag at magiging mabilis na yung performance once na nagamit nyo yung application. Ito guys yung pinakamalupit sa lahat. Napakasimple lang nito. Nakalagay dito, clean, tap to clean. Once na na-click natin dyan yung clean, automatic guys, ma-optimize talaga yung phone natin at yung speed niya is malalagdagan ng 50% speed. Ibig sabihin guys, 50% magiging mabilis yung phone natin. Kahit yung RAM natin is 1GB RAM lang, 2GB RAM, or 3GB RAM. So kahit ilang RAM pa yan, kahit mababa yan, once na matap natin tong clean, automatic tatanggalin niyo yung mga junk files, cake files, and unnecessary files na nagkukonsume ng memory natin na nagiging sanik kung bakit malag yung cellphone. Ang gagawin lang natin guys, napakasimple, itap lang natin tong clean, then automatic guys, hanapin niyo yung mga application na nagkukonsume ng memory natin. So once na mahanap niya yan, makikita niyo dito, lalabas yan lahat. Ngayon, ang gagawin natin guys, piliin natin yung application na malakas mag-consume ng RAM. Then i-check natin dito. Then once na ma-check na natin, i-click lang natin yung boost. At automatic, pag binus mo yan, magiging mabilis na yung phone mo. Susubukan natin, click lang natin tong boost. At automatic guys, tatakbo yung parang jet dyan. So ibig sabihin guys, binuboost na niya yung phone natin. At madadagdagan ng 50% yung speed niya compared sa original speed. Then guys, pag tapos na, makikita nyo yung smart speed booster. Phone boosted. Now enjoy your free space. So ibig sabihin guys, na-boost na yung memory ng cellphone natin. Once na na-boost na siya, maganda na siya gamitin sa mga application kahit yung RAM mo is mababa lang. So dahil dito guys sa application na to, makakatulong na to para mas mapabilis, ma-optimize at talagang maging smooth yung performance ng phone natin kahit mababa lang yung RAM. Dahil sa application, mag-i-increase ng 50% ang speed ng phone nyo. So napakalupit ito. So yun guys, sana may natutunan kayo sa aking vlog ngayon. Once again naman, TechPH. Thank you and God bless all. Special shoutout nga pala kay Sir Yeye M Clothing. Nagka-customize siya ng mga t-shirts. Kung gusto niyo mag-order, punta lang kayo sa Loren M sa Shopee. Shoutout din kay Fegs TV, Edmar YT Tips and Gameplay, Patrick San Mateo, Devin Calleja. Shoutout sa lahat. Shoutout sa lahat ng solid supporters at bashers.